Talabalikan naman natin si Prof. Fi na kasalukuyang nasa PITX. Fi, tungkol saan po ba yung... Kumusta dyan? Alright, Ryan, kasabay ng pagdagsan ng marami nating mga kababayan dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dito sa Parañaque City, ay sabay din ang launching nitong National African Swine Fever Prevention and Controls Program ng Bureau of Animal Industry o bae sa ilalim niya ng Department of Agriculture. And let's get to know more about this campaign. Kasama natin ngayong umaga si Dr. Samuel Joseph Castro, ang kanilang Deputy Program Coordinator. Rise and shine, Doc Sam. Good morning. Good morning. Alright, sir. Siguro, for the sake of everyone's information, bigyan niyo po kami na impormasyon tungkol dito sa ASF, yung kasalukuyang sitwasyon din ito sa ating bansa. Good morning at maraming salamat po sa opportunity po na ito. Ang ASF po ay isang viral disease ng swine, ng baboy. At ang ito po ay malubhang nakakaapekto sa mga baboy po. At ang purpose po nitong ng campaign natin ngayon is to spread awareness among yung mga pasahero po natin. Sabi mo nga kanina, dagsaan po ang uwian ng mga pasahero po natin. Ba't natin ginawa to, sir? May mga kababayan ba tayo na may dalabas silang baboy? Paano ba nangyari? We're doing this to spread awareness. Okay. Para po alam ng mga pasahero natin na responsable sila. Diba po? They have a responsibility and they can share the responsibility na makakatulong sila para hindi na lalong kumalat ang ASF sa bansa. Ano ba nangyari sa ngayon, sir, sa status quo ng ASF sa Pilipinas? Ang current status po ng ASF sa Pilipinas, it's active right now. Na-active cases po natin in 11 regions, 21 provinces, 54 municipalities and 137 barangays. Okay. Ito po ay since tinamaan po tayo ng ASF in the last quarter ng 2019, ay ganun po yung dami po ng regions po na currently ay apektado pa rin ng ASF. Kaya po hinihikayat po natin lahat ng kababayan po natin mula sa mga farmers, mula sa mga biyaheros, mga consumers po, consumers. And ngayon sa mga pasahero natin na maging aware po tayo na maaaring tayo din ay magdala ng ASF kung hindi tayo aware sa role po. Sir, ano, magdadala ako ng raw meat or kailangan ba ay yung mismong piniritong baboy or kung anong klaseng potahe pwede makadala ng ASF? Ang message po natin dito is dahil po ang ASF ay isang virus and it's a very hardy virus, napakatibay po ng hayop ng virus na ng virus po na ito at maaari siyang madala to pork and pork products. Okay. So ang pangapasahero natin, maaaring baka may pasalubong po sila na pork and pork products, dala-dala po nila. So hindi kahit nila chicharon, pwede? Pwede pong maaari po. Pero ang napaka-importante po dito ay dapat aware po ang ating mga pasahero na huwag na pong magdala. Diba? Okay. Huwag na pong magpasalubong. At least alam yan ng mga pasahero dito na babiyahe sa PITX at sa ilang pa mga terminal. Siyempre, ang nangyayari, we're moving to one province to another. Pero sino ba itong mga nasa likod? Parang ang saya-saya nila. Ito ay isang pig at tawagin. Ano po ba pangalan niya? Ito po, siya po si Super Pig. Super Pig! Ang lumilipad po ba si Super Pig? Super po siya. Ayun. Si Super Pig po ay ang dati po nating beacon of awareness for foot and mouth disease. Okay. Dati po. At ngayon, nagbabalik po siya sa panibagong mission po niya. Panibagong mission po ni Super Pig. Mukhang ang bago yung ligo si Super Pig. Bagong mission po niya ay labanan po ang African Swine Fever. So si Super Pig po ay sinisimbolo po niya yung robust swine industry po natin na tinutulungan po natin makabangon. Grabe pala to, yung sacrifisyo ni Super Pig. From foot mouth disease, ngayon naman African Swine Fever ang lalabanan mo. Payakap na ako. Ayan, I love it. Katabi niya naman ngayon, I see. Okay po. Ito po yung ating bagong mascot. Siya po si Dr. V. Dr. V. For veterinarian. A veterinarian. Uh-huh. Akala ko Vina Morales. Si Dr. V po, sinisimbolo naman po niya yung responsableng veterinaryo na may integridad. Ayan. Na nagre-report. Pag meron siyang nakitang sakit ng baboy or iba pang sakit at linalabanan ang ASF, it's the veterinarian taking responsibility against African swine fever. Maganda to, no? Kasi both ends ay namimit natin from the consumer part and also the people who can help us with different kinds of issues like this, no? So, paano po ba yung magiging sistema ng inyong kampanya?
I understand meron na to sa iba't ibang palengke sa Pilipinas or sa Metro Manila. So, how it's going to work? Yeah, we launched Dr. B and Super Pig during the BAI, the Bureau of Animal Industry Foundation Week. And ngayon po, sabi nga po natin, no, we are launching Super Pig and Dr. B unang-una dito sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange. And sa tulong nga po, nagpapasalamat po kami ng marami sa Paranaque City Veterinary Office, sa Paranaque City Government for us to make this possible po. At una po namin siyang nilo-launch po dito para sa awareness po ng mga pasahero mag-uuwian ngayong Holy Week. Ay para po maging aware po sila na wag na pong magdala ng pork and pork products. At aabangan po natin, Fifi, ang si Super Pig at si Dr. B sa lahat ng palengke ng Metro Manila. Kasi ang Metro Manila, the trade of pigs gravitates papunta po dito dahil napakadami pong consumers dito. Consumers should be aware. Masusceptible tayo sa virus. Ang napaka-importante po is consumers are aware na mayroon silang role. Maging responsable consumer po tayo. Maging mapanuri sa binibili nating baboy, maging mapanuri po tayo. At napaka-importante, dapat alam na natin na we can help and we have a role na against African swine fever. Dapat talaga makisali ang ating taong bayan sa iba't ibang programa na isinasagawa ngayon. Lalo-lalo na present ngayon si Super Pig at si Doc V. Hindi lamang yan. May comics pa sila at meron pa silang pamaypay na pwedeng ibigay sa ating mga pasahero. Kaya naman, dapat po maging aware tayo sa ganitong mga klaseng programa ni sinasagawa syempre ng DA. Para rin po sa atin yan at para sa ating proteksyon at seguridad at maging ng ating mga baboy sa panguna, of course, ni Super Pig. Maraming salamat, Doc Sam, maraming sa inyong pagkasama namin kayo ngayong umaga. Iyan muna ang latest mula.